Yung pong salitang itbulaga, sino pong nag-imbento nun? Saan galing po yun? Eh, Joey. Ito, sa matabang utak nito. pero bakit po itbulaga? Well, naghahanap sila ng title nung araw. Galing kami sa school Bukol eh. Mm-hmm. So naniniwala ko, may kabaduyan, kung tawagin mo mga kabakayan o kamasahan, yung pag-iisip ko, sabi ko, siguro maganda taglish mm-hmm. para it will take care of the classes A, B, C, D, E. Kasi English Tagalog eh, school Bukol, galing kami sa ganun. Nag-iisip ako ng matagalang title. Kaya nga ang pangalan namin si School Bukol, kung naaalala nyo pa, baka bata ka pa noon. Mm. Escalera, Flores. Yeah, nabutan ko rin yun. Ko sa Madjong. Hanggang may Madjong, may escalera. So nag-iisip ako, ano kaya maganda? Eh, student canteen ang sikat noon. Yeah, yung karibal nyo noon. Oo. Galing kami doon. Galing kami doon. Mm-hmm. Oo, nag-student canteen kami. Kaya 51 years na kami sa tanghali, kung tutuusin. Ah, hindi lang 44 years. Yung sa Bulaga. Nasa kusina ako nila Tito Soto noon. At may kasama akong lalaki, yung alalay niya sa bowling, si Jess Espiritu. Mm-hmm. Kaya nga, katagalan, sabi ko, siguro guided tayo nito dahil ang kasama ko si Jesus at Espiritu. Holy Spirit. Naisip ko lang yon, eat mo laga. Pero paano ko ididikit sa tanghalian at sa pagkain? Kasi student, may canteen eh. Mm-hmm. Sabi ko, palitan ko kaya ng EAT. So, taglis na lumabas. Sabi ko, pwede na to. Pero mahirap namnamin noong unang panahon eh. Kasi, bago sa pandinig eh. Mm-hmm. Baka sabihin, ano yan? Eat bulaga. Wala. Tanghalian, bulaga, surprise. Surprise at noon. Surprise at lunch. Present ko. Hindi naman ako writer nung show noon eh. May mga writers kami. Yun ang tinanggap ng mga nasa itaas. So, the rest is history. Ayun. At one point na na-feel po ninyong tatlo na eto na, click na itong Itbulaga. Sikat na, made na kami. Doon sa 44 years nyo sa Itbulaga. Matagal. Matagal din kasi mga unang taon namin, one and a half. Talagang parang naging challenge eh. Mm-hmm. Dahil una, hindi kami sumisweldo. Walang sweldo? Mga first. Pero may trabaho kami. Kayo walang trabaho eh. Hindi, medyo... Bossing totoo, walang sweldo yung umpisa nyo. Yung mga first 2-3 months namin, sumisweldo. Okay. Noong 1979, July 30, 1979. Mga August, September, ganyan. May mga sweldo-sweldo pa yon. Pagdating ng mga November, December, tagilid na. Mga isang taon yun, wala kami sweldo. At yung nakakatawa, mas nakakatawa, nabalitaan namin after 1.5 years or pa 2 years eh, darating na yung sweldo. Oh, tuwan-tuwa kami. Biglang, bad news, naiwan sa taxi. Ha? Huh? Totoo, naiwan sa taxi. Sa taxi nung medyo lang... True story yun, hindi so napunan natin yung sweldo nyo for so many months? Wala. Oo. Hindi, well, yung sweldo na yun, hindi naman para sa isang taon mahigit eh. Ah, okay. Siguro mga 2-3 months lang na mababayaran kami. And then, siguro pagdating ng mga 1982, 83, no, noong 1981, 82, ganyan, jackpot kami ng isang matinding portion. At yun po ay? Mr. Macho Man. Hmm, hindi ko matandaan yun. Siguro siya eh. Village People. Village People, yes. Di ba? Yung kanta ng Village People eh. Yes, Young Men. Yung mga kanta ng Village People, sasayaw ng mga lalaki. Mm-hmm. Ano ni? Ganun yung contest. Ay, nag-click. Patok, nag-click. Tumagilid ng student canteen. Oh, doon nakita namin, teka muna, hindi pala kantahan ang gimmick. Kasi nung una, nakikikantahan din kami. Okay. So, yung student canteen, kantahan. Contest ng mga estudyante yun, yung kantahan. Yes. Yung student canteen. So nung una, parang nakikiganun din kami. Pero mali pala. Kailangan pala, gumawa ka na sarili mong gimmick. O yun. Mula noon, medyo ayun na. Pero, Idol, mabalik ako doon sa tanong mo na kung kailan namin na naramdaman na ito na. Sikat na, made na talaga. Oo, may. Ngayon pa lang dito sa TV pa. Ito na yun eh. Dati na kayo sikat eh. Oh. Kaya pala, yung unang sweldo namin na iwan sa taxi, yung taxi ngayon, taxi operator na. Ibig sabihin taxi driver, nakabili na fleet of taxi dahil sa pera na iwan. Iwan yung sweldo. Pero kapag nag-taste po kayo,
ng for one year na walang sweldo. Ano sinasabi ng family niyo? At that time siguro mga binata pa kayo. Ang maganda kasing timing noon, nung panahon na yun, 1979 di ba? Hanggang 1980, di kami. 1978 nag-umpisa School Bukol. Oh. Channel 13 was the number one prime time show, yung School Bukol, for so many years. Miss Tapia. Correct. Ah, wala lang papanood kayo. So, sumisweldo kami roon. Ang sweldo namin doon, mas mataas kesa sa sweldo namin sa Itbulaga. Kaya gusto lang namin yung Itbulaga, natutuwa lang kami. So, nintain namin kahit na ganun. Sapagkat sumisweldo kami roon sa School Bukol eh. Oh, sikat na sikat ngayon. Gabi ata yung School Bukol. Oh, gabi. Once a week. Parang itong tatlong to, nagra-racket yung mga yan eh. Ngayon? Saan dito, sir? Sa gabi, sa sumasayaw yung tatlong yan. Saan sa sumasayaw? Bakit nagtatakip na mukha? Ngayon, matatandaan ko yung Macho Macho Man. Oh my, mayari. Mm-hmm. Sino po yung nagde-decide kung ano yung mga segment na i-go o hindi from the creative group? Siyempre, magpresenta po sa inyo. Sino sasabi na, okay yan, ayoko yan? Kami. Sabay-sabay ka na. Kung araw pa, kami na, lalo nung bandang umpisa. Pero later on, siguro about after mga 10, 11 years, medyo yung production naman, medyo yung production staff namin, medyo ikangay mas, tawag dito, mas creative na. So, bibigyan kami ng mga ideas. Kami naman, bibigyan namin ng ideas sa kanila na di-develop. Ganun. Hindi lang kami tatlo yun, ha? Oh. Kahit itong walang silbing mga nandito sa likod. ang balita po namin, galante raw po kayo sa inyong mga tauhan. Kaya nung kayo'y nagsabing baka alis kayo, lahat sila gusto magsasamahan sa inyo. Eh, mapaito kayo sa mga staff ninyo. Naku! Ha? Teka, bakit ka nagnako? Naku, totoo po yung sinasabi mo. pero totoo, boss. Galante kami sa pagmamahal. Oh, kasi sa amin, hindi pera-perang labanan dito eh. Hindi, yung prinsipyo, pakisama, yung tiwala sa isa't isa, at gaya nga nabanggit ko kanina, yung pagmamahal sa kapwa, respeto sa kapwa. Kaya at doon ang pagmamahal sa inyo. Hindi totoo yung galante. Kami hanggang ngayon nagtatrabaho kasi kailangan naman ng pera. Mayayaman lang kayo. Mabuti nabanggit niya yan at saka nabanggit na naman ni Victor. Natutuwa kami talaga dito sa pagkaka TV5 ng TBJ at saka ng Dabarkadze, legit Dabarkadze. Kasi matinding public service nyo eh. Ikaw na nangunguna. Oh, thank dito. You dito, sir. Hindi, totoo. Dito sa Wanted sa radio. Thank you dito, sir. Kami doon sa programa na developed from a entertainment show into a public affairs program eh. Kaya gusto namin na ipagpatuloy dito kung marami kami natutulungan, marami napapasaya. Yes. Yun nga ang gustong mangyari. Kaya nga, maghapon na. Maganda. TV5, yung ikangay, public service. in fact, after ninyo, Wanted sa radio. Yun nga. Kasi ilalive ka sa TV5 at saka sa 1PH. Mm. Dalawa. Mm.